Ito na ang reveal. Tingnan natin kung nabuo ang ating cake. Mabuksan nga ang ating freezer. Kung meron akong ice cream. Kung pasok pa sa budget, lagyan natin ng ice cream yung ating cheesecake. Bago po natin hiwain to, may gustong mag-hello sa inyo. Ito, oh. Kaway-kaway po daw kayo sa maintenance. Oh, tingnan nyo yung loob, buong-buo, oh. Affordable po itong dessert na ito. Pasok sa budget. No need nga ng oven, eh. Kahit nga steaming, wala rin, eh. Asukal. Cocoa powder, cornstarch, evaporated milk, o kung meron kayong vanilla essence, magdagdag kayo. O eto, medyo mabigat ng konti, Oreo cookies, may budget ba? Cream cheese, kaya pa ba? Ang tawag po natin dito originally is Oreo cheesecake. Hatiin pa natin! At yung cheesecake, kitang-kita. Dahil may cream cheese. Masarap pag may cream cheese. O, nakita nyo, o. Eh kung hindi pasok sa budget natin ang cream cheese, di tawagin na lang nating Oreo cake. Eh kung hindi pa rin pasok ang Oreo cookies sa budget, tawagin na lang nating chocolate cake. Pwede. Kahit ano po meron kayo, pagkakasyahin natin, in the end, masarap pa rin yan. Eh pwede naman pag-ipunan to. Siguro once in a while, pwede tayong lumabas ng budget. Gamit tayo ng Oreo cookies. O nagtanong ako ng isang araw sa inyo dyan, sa social media. Ang isang package daw po sa Pilipinas, lumalabas na 150 pesos. O tama, ito, presyo sa Amerika, 250 pesos, parang $5. Pero malaki po ito, this is 540 grams. Yung sa inyo sa Pilipinas, kalahati lang. Ako ang dami pala itong Oreo cookies na ito eh. Tanong ko sa inyo sa Pilipinas, ang isa daw lumalabas na 9, 10 ang isa. Ito, 45 pieces. De, 450 pesos. Dami. Ilan lang ang gagamitin natin dyan, ha? Kukuha lang ako ng ilang piraso, tapos yung iba, kayo na magdesisyon. Ilalagay natin sa isang Ziploc bag, tapos ipepress natin, dikdikin natin, hanggang sa maging pino. Lalagyan natin ng butter, melted butter. This is what we are going to use, a small springform cake pan. Ang diameter po nito, 6.5 inches. Yung height, 2.5 inches. 4 tablespoons butter. We are going to melt the butter. While we are melting the butter, let's coat the cake pan with a little bit of cooking spray. I will turn off the heat. I was just using low heat. And then I will add the crushed Oreo cookies. Work fast. When it's completely combined, ilalagay natin sa bottom ng ating springform cake pan. And then evenly divide it and then press it. Gamit kayo ng puwit ng baso o ng maliit na tasa to press para lalong magkadikit-dikit yung inyong crushed Oreo cookies at melted butter. And then ilalagay natin sa refrigerator para lumamig at mabuo yung ating crust. Oh, wala pa nga po yan, ha? Pagsamahin natin ang cornstarch. Ito po ay 1 cup ng cornstarch. 1 cup ng asukal. Regular asukal lang. O, 2 tablespoons ng cocoa powder. Haluin po muna natin yan. Tsaka natin idagdag itong 2 lata ng evaporated milk. 2 cans. 2 cans. 354 ml ang isang lata. Lagyan nyo ng konting vanilla essence. O, tsaka halo hanggang sa matunaw at lumapot ito dahil may cornstarch na kasama, di po ba? Oh, look at this everybody. After 5 to 6 minutes, oh, it's already thick. So what I'm gonna do, ko lang to dahil nakita nyo, oh, malapot na. Halo lang ng halo. Maglalagay po tayo ng cream cheese. Kalahati lang nitong isang package ng cream cheese ang ilalagay, ha? Malambot na po ito. Nagpatanong din ako ng cream cheese sa atin dyan sa Pilipinas. Ang isang box pala na katulad nito, 150 pesos. Ito po is kung meron kayong allowance sa budget nyo na pwede kayong maglagay ng cream cheese. Siyempre, mas masarap pag may cream cheese. O, tapos, haluin din natin yan hanggang sa matunaw po yung cream cheese. Halo lang tayo ng halo. After 30 minutes sa refrigerator, matigas na po yung crust. Pwede na nating
isama yung ginawa nating chocolate cheesecake. 10 po yung cookies na ginamit ko kanina dun sa toppings, pero ito siguro gumamit tayo ng mga 5. So 15 ginamit natin. Huwag nang maarte, gamitin na lang yung kamay kung kayo rin lang kakain. Pero kung kayo po ibebenta nyo ito at may bibili, use gloves. But this is for my personal consumption. Eh syempre, palalamigin po muna natin itong ating matamis. Ilalagay ko muna sa plate. Oh, ayan nating matulog muna doon hanggang sa maging set. Tingnan natin. Lalagay ko muna sa sangkalan. Yun, dumulas. Para ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng loob. Oh, tingnan nyo yung loob buong buo, oh. Mabuksan nga ang ating freezer. Let me check kung meron akong ice cream. Kung pasok pa sa budget, eh, lagyan natin ng ice cream yung ating... Oh, kung nanonood ba kayo by this time, maraming salamat po. At maraming salamat sa mga kaibigan natin na laging nagko-comment ng mahaba at nag-share ng mga cooking videos ko at pinapublic nila. Maniwala po kayo, chine-check ko paminsan-minsan, at pag nakikita kong nakashare sa wall nyo at nakapublic, eh syempre tuwan-tuwa ako. Okay po ba yun? Ron Bilaro po. Bye everybody. I'm still here standing in front of you.